bago ko po simulan ang aking kwento, nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Ariel, isang gwardiyang nagbubuwis buhay tuwing gabi upang makapagtrabaho at makapagbigay sa aking pamilya. Napakasaya naming namumuhay ng aking mag-iinang sina Lisa at maliit naming anak na lalaking si Ken. Matagal na naming planong bisitahin ang Kapis upang makita ni Lisa ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lina na halos isang dekada na nilang hindi nakikita. Ito ang dahilan kung bakit naririto kami ngayon sa baybayin ng Kapis, isang probinsya sa gitnang kanluran ng bansa. Ang lamig ng simoy ng hangin mula sa dagat, ang asul na kulay ng kalangitan at ang payapang kapaligiran ang bumubuo sa magandang tanawin ng lugar. Pagkaraan ng isang mapagod na biyahe, dumating na rin kami sa Lunan. Agad kaming humanap ng transient home upang magpahinga. Kinabukasan, tungkol naman sa paghahanap namin kay Lina. Alas 7 ng umaga nang mag-umpisa na kaming pumunta sa address na ibinigay sa akin ni Lisa. Sumakay muna kami ng jeep bago sumunod sa mga direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba na kami ng driver ng jeep sa isang daang hindi pamilyar. Napakatahimik ng paligid. Halos walang nakikitang tao o bahay, maliban sa ilang nipahat na nakakalat. Ang tanging maririnig lamang ay huni ng hangin at ang pagaspas ng dahon ng mga puno. Nagsimula na kaming maglakad paloob ng daan. Nag-iingat sa bawat hakbang dahil hindi komportable ang pakiramdam ko sa lugar. Maya-maya pa, biglang may lumabas na matandang babae mula sa isa sa mga kubo. Tinanong niya kami kung saan patungo at pinaalala na umalis na dahil hindi ligtas doon para sa mga dayuhan. Ngunit patuloy pa rin kaming nagpumilit at sa wakas, nakarating kami sa tinatawag nilang banuwaan. Ito raw ang lugar kung saan nakatira si Lina. Ipinagpahinga muna namin ang aming mga paa sa ilalim ng isang puno. Naroon ang aming unang tagpo sa isang nilalang na hindi ko inaasahan. At doon nagsimula ang aming masidhing karanasan sa lugar na ito. Pagkatapos naming makipag-usap sa misteryosong nilalang, agad kaming tumayo at nagpatuloy sa paghahanap kay Lina. Ngunit sa loob ko, nararamdaman kong may mali. Bakit kami binabalaan ng maraming tao na umalis na sa banwaan? Ano ang tinatagong lihim ng lugar na ito? Habang patuloy kaming naglalakad, pakiramdam ko'y may mga mata na nakatingin at sumusubaybay sa amin. Tiningnan ko si Lisa at nakitang nag-aalala rin siya at patuloy niyang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Ken habang naglalakad. Biglang may narinig kaming ingay mula sa mga puno. Agad kaming lumingon at nakitang may dalawang aso na lumalabas mula sa damuhan. Namumula ang mga mata nito habang tinititigan kami. Maya-maya pa'y may sumulyap pang apat na aso. Lahat sila ay nakatitig lamang sa amin na para bang hinihintay ang tamang pagkakataon. Dahil dito, muling nagdalawang isip si Lisa. Gusto na niyang umalis sa lugar na yon. Ngunit patuloy ko pa rin ipinipilit na hanapin muna namin si Lina bago kami umalis. Kaya ipinasya naming magpatuloy hanggang sa dulo ng daan kung saan nagtatapos ito sa isang malaking puno ng balete. Sa paglapit namin sa puno, pakiramdam ko'y humihigpit ang dibdib ko. May kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may pumipigil sa akin na lapitan pa ito. Ngunit patuloy pa rin akong naglakad. Dala-dala si Ken sa aking mga braso
habang nasa likuran ko naman si Lisa. Nang makalapit kami, bigla kaming nataranta nang may marinig na malakas na tili. Isang pamilyar na boses, ang boses ni Lina. Agad naming sinundan ang tunog at nakita si Lina na nakikipagbuno sa isang hindi kilalang lalaki. Mukha itong isang hayop dahil sa mabalahibong katawan at mahahabang kuko. Sa hindi inaasahang pangyayari, nalaman naming parehong aswang na pala si Lina at ang lalaki. At ang buong barangay Banuaan ay pinamumugaran ng mga ganitong nilalang. Nang mamatay ang asawa ni Lina, ipinamana nito ang kapangyarihan ng isang itim na sisiw na nagbigay daan upang maging isang ganap na aswang na rin si Lina. Dahil dito, pilit na iniligtas kami ni Lina sa pag-atake ng aswang. Sinamahan niya kami palabas ng Banuaan at doon nagpaalam. Hindi ko maiwasang maantig sa naging pagkikita nila ng matagal ng panahon na magkapatid. Ngunit alam kong hindi na magkakasama pang muli dahil iba na ang naging mundo ni Lina. Siya ay isa ng ganap na taga-Banuaan, isang bayang puno ng mga nilalang ng gabi. Pagkatapos naming makapagpaalam kay Lina, agad kaming sumakay ng jeep pa uwi. Tahimik lang kaming nagkukwentuhan ni Lisa habang patuloy na umiiyak si Ken sa likod. Alam kong nasaktan siyang makitang ganoon na lamang nagbago ang kanyang kapatid. Ngunit wala eh, hindi na maibabalik pa ang dati. Sa biyahe pa uwi, hindi mapigilang isipin kung ano na ang mangyayari kay Lina. Papaano na ang pamumuhay niya bilang isang ganap ng aswang? Hindi ba siya nalulungkot na naiiba na siya sa dati niyang pamilya at mga kaibigan? O baka naman nasanay na rin siya sa bagong buhay at tanggap na niya ang lahat? Habang nakatutok ang utak ko sa mga katanungang ito, bigla akong napalingon sa bintana ng jeep. Doon ko nakita ang dalawang asong sumusunod sa amin kanina. Mabilis silang tumatakbo at sinasabayan ng takbo ng sasakyan na parabang sinusundan kami. Napansin ito ni Lisa, kaya't agad niyang sinabihan ng driver na lalong bilisan ang pagpapatakbo. Sumunod naman ito at patuloy kaming bumibilis. Ngunit ganun din ang dalawang aso. Mukhang ayaw talaga kaming pakawalan ng mga ito. Maya-maya pa ay dumagdag pa ng dalawa pang aso na sumasabay din sa amin. Nang makalabas na kami ng boundary ng barangay Banuaan, doon lamang huminto ang apat na aso. Tila ba ipinapahiwatig na hanggang doon lang ang nasasakupan nila at hindi na nila kayang habulin pa kami. Nakahinga naman kami ng maluwag nang makaalis doon. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga pangyayaring iyon. Alam kong habang buhay ko nang dadalhin at iisipin ang mga alaala mula sa barangay Banuaan. Lalo na't naaalala ko bigla na iwan ko pala ang aking telepono doon nang makipagbuno si Lina sa aswang. Kinabahan ako dahil nandoon ang lahat ng mahalagang impormasyon tungkol sa akin at sa aking pamilya. Agad kong sinabi kay Lisa na kailangan kong bumalik para kunin ito. Ngunit mariin niya akong tinutulan. Anya'y delikado na at baka hindi na kami makalabas muli kapag bumalik pa roon. Kaya naman napilitan na lang akong tanggapin na naiwan na talaga doon ang aking telepono. Pag-uwi namin, agad kong sinabihan si Lisa na wag na lang munang ipagkalat sa iba ang tungkol sa nangyari sa barangay Banuaan. Ayokong maudlot ang pagtatrabaho ko bilang isang gwardiya dahil baka isipin ng aking mga kasamaan na nasisiraan na ako ng bait o naging mapapaniwalain sa mga kwentong katang-isip.
Ngunit sa tuwing nag-iisa, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa sinapit namin doon. Pakiramdam ko, bumalik kami ng husto sa makalumang panahon kung saan naniniwala pa ang mga tao sa mga nilalang tulad ng aswang, duwende at iba pa. Ngunit naipakita mismo sa harap ko na totoo pala sila at buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Sa aking trabaho bilang gwardiya, lagi akong maalam nang nag-iisa sa dilim ng gabi. Pero sa tuwing naaalala ko ang mga pangyayari sa banuwaan, hindi ko maiwasang kabahan ng bahagya. Bakit kaya naniniwala na din ba ako sa mga ganyang nilalang? Isang gabi, habang nagbabantay mag-isa sa garahe ng isang kondominium, biglang may narinig akong mahinang kaluskos mula sa pinakamadilim na sulok. Napatayo ako sa gulat at agad na sumilip sa pinanggagalingan nito. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang mga dahon ng puno sa labas lang ang nadatnan ko roon. Ngunit nang makabalik sa aking pwesto, bumalik muli ang mga alaalang iyon sa banwaan. Naalala ko kung paano kaming biglang sinalakay ng isang aswang na handang kumain sa amin ni Lisa at Ken. Napaisip ako kung nandito rin ba sila ngayon sa syudad. Nagtatago lang at nagmamanman. Ngunit agad ko rin pinigil ang mga ganyang kaisipan. Imposible namang gawin nila iyon, di ba? At saka nandito ang mga tao. May ilaw sa paligid at maraming nakakakita sa kanila kung sakali. Kaya inalis ko na sa isipan ko ang anumang takot at nagpatuloy sa gabi kong trabaho ng payapa. Paglipas ng ilang linggo, unti-unting bumalik na rin sa dati ang aming pamumuhay. Hindi na masyadong binabanggit ni Lisa ang tungkol kay Lina o sa nangyari sa amin sa barangay Banuaan. Minsan na pag-uusapan pa rin namin, ngunit madalas ay iniiwasan na lang niya ang paksang iyon. Sa tuwing dumadaan kami sa simbahan tuwing Linggo, lagi ko itong dinadasal para kay Lina. Ipinaaalala ko sa Panginoon na sana'y patuloy siyang bumubulong sa puso't isipan ni Lina. Nang sa gayoy, maalala niya pa rin ang tunay niyang pinagmulan bilang isang tao. At sana balang araw, magising siyang muli sa katotohanan. Mahal pa rin siya ng kanyang pamilya kahit anuman siya ngayon. Isang Sabado ng umaga, pagising ko'y nagulat ako nang wala si Lisa sa tabi ko. Tinawag ko ito ng ilang ulit ngunit walang sumasagot. Nang pumasok ako sa kusina, doon ko siya nakitang kausap ang isang estranghero. Laking gulat ko nang makilala ko itong si Lina. Kaagad kong napagtanto na isa na nga pala itong aswang. Kaya madali para sa kanyang makapasok nang hindi namin namamalayan. Niyakap niya ako nang mahigpit nang makita niya ako. Sabi niya, nais lamang niyang alamin kung okay lang daw ba kami. Gusto lang daw niya kaming bisitahin sandali bilang pasasalamat sa amin dahil minahal namin siya kahit na ganito na siya ngayon. Naiyak si Lisa sa saya dahil muli silang nagkita. Maikling sandali lamang doon si Lina, ngunit ramdam na ramdam namin ang pagmamahal para sa isa't isa bilang magkapatid. Bago siya umalis, ibinigay niya kay Ken ang kanyang laruan nung bata pa siya upang magkaroon ito ng alaala mula sa kanya. Habang pinapanood ko silang magpaalamang muli, naisip ko na marahil ngay may pag-asa pa para kay Lina. Sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang pamilya bilang pinakamahalaga sa kanya. At habang buhay niya itong dadalhin, maging sino man o anuman siya ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Muli, ako po si Ariel, ang inyong kaistorya.
Kamusta po kayong lahat? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Chris. Isang online tutor at nagtapos ng kursong edukasyon. Nakatira ako ngayon sa bayan ng Masbate. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang ipakilala ang aming bayan. Nakapwesto ang aming bayan sa isla ng Masbate. Isang pulong baybayin ang aming lugar na may mga nyog at talahib. Maliliit lamang ang mga bahay dito na yari sa kahoy at nipa. Karamihan sa mga tao rito ay magsasaka at manging isda. Tahimik at payapa ang buhay dito. Malayo ito sa mga urbanisadong lugar, kaya bihira lamang makakita ng mga sasakyan o makabagong establishment. Ang madalas naming makita ay mga kalabaw na ginagamit sa pagsasaka at paghahakot ng mga produkto. Mainit din dito lalo na tuwing tag-araw, kaya't karamihan sa mga tao ay gumugugol ng oras sa ilalim ng mga puno upang magpahangin. Bagamat maliit ang aming bayan, maganda naman ang samahan ng mga tao rito. Halos lahat ay magkakakilala at magkakamag-anak. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento nung panahon ng aking kabataan. 12 taong gulang lamang ako noon at nasa unang taon sa mataas na paaralan. Simple lamang ang aming pamumuhay noon, ngunit masaya naman kami ng aking pamilya. Madalas ko siyang nakikitang nagbubungkal ng lupa sa bukid upang magtanim ng palay. Napakasipag at malakas siya. Kayang buhating mag-isa ang 2 sako ng bigas na nasa itaas ng kanyang ulo habang naglalakad pa uwi. Tiyak na nabibigla ang sino mang makakita sa kanya dahil sa lakas niya. Minsan, iniisip kong parang si Hercules na dinadaluhan ng lakas ng Diyos. Samantalang ang aking ina naman ay isang mananahi. Siya lang ang mayroong gumaganang makina sa buong bayan. Kaya't paboritong mananahi siya ng mga kababaihan sa amin. Meron siyang maliit na tindahan sa gitna ng bayan kung saan niya ibinebenta ang kanyang mga gawa. Mula sa kita niya, nasusustentuhan niya ang aming pamilya kasama ang kinikita ng aking ama bilang magsasaka. Kahit papaano, ay nakakayanan naming mabuhay ng disente. Bagamat maliit lamang ang aming tahanan, kumpleto naman kami ng kagamitan. Maayos din ang aking pag-aaral, kahit na sa publikong paaralan lamang ako nag-aaral noon. Isa sa mga bagay na gustong gusto kong gawin nung kabataan ko ay ang mamasyal sa bayan tuwing hapon at gabi. Madalas akong tumambay kasama ng aking mga kaibigan sa ilalim ng puno ng nyog malapit sa amin. Doon kami nag-i-standby, kumakain ng mga prutas at nagkukwentuhan. Minsan naman, pumupunta kami sa dalampasigan upang maglaro ng tubig o humuli ng mga talangka at hipon. Tuwing may okasyon, tulad ng kasalan at binyag, nagsasaya kami sa sayawan. Mahilig akong manood ng mga matatanda na nagsasayaw ng tinikling. Nakakatuwa silang panoorin habang parehong sinusundan ang ritmo ng 2 kawayan. Minsan, sumasali rin ako sa mga bata sa paglalaro ng piko at patintero. Sa ganitong paraan ko ginugugol ang aking mga oras bilang isang musmus pa lamang noon. Ngunit ang pinakalibangan ko talaga tuwing Linggo ay ang mga lamay sa tuwing may namatayan. Hindi dahil gusto kong makitang may patay, ngunit dahil doon ko na e-enjoy ang masasarap na pagkain at nakakapanood ng mga matatanda na nagsusukal. Sinong mag-aakala na isang batang tulad ko ay mahilig manood ng ganitong mga bagay? Ngunit tiyak nang kakaiba ako sa ibang kabataan
dahil naiengganyo ako sa mga ganitong eksena na sa iba ay maituturing na hindi angkop sa murang edad. Ngunit anong magagawa ko? Ito ang kaligayahan ko noon bilang isang musmus pa lamang na walang masyadong iniisip kundi ang makakuha ng kasiyahan at aliw. Kaya naman talagang inaabangan ko ang mga linggo kung kailan mayroong burol dahil doon ako talaga naaaliw. Ito ay ang ugali namin na maghanda ng dalawang hiwalay na lalagyan ng pera tuwing may burol sa namatayan. Ang isa ay tinatawag na pera ng buhay, samantalang ang isa naman ay pera ng patay. Una ko itong napansin nung 12 taong gulang ako at hindi ko maintindihan kung bakit may ganitong tradisyon. Dahil nga maliit lamang ang aming bayan at halos lahat ay magkakakilala at magkakamag-anak, talagang buong bayan ang dumadalo sa mga lamay tuwing may namamatayan. Kaya naman palagi itong dinudumog ng mga tao na nag-aalay ng pakikiramay. Karaniwan, nagsisimula ang lamay bandang hapon ng unang araw ng pagkamatay. Doon pa lang ay inihahatid na ng mga kamag-anak at kaibigan ng namatay sa kanyang huling hantungan. Madalas itong isinasagawa sa bahay ng pumanaw upang doon magsimula ang lamay. Sa aming lugar, umaabot ng 1 linggo ang pagdadalamhati at pagluluksa para sa namatay. Sa loob ng 7 araw na iyon, patuloy ang pagdalaw ng mga bisita sa tahanan ng namatayan. Dumadagsa ang mga pagkain at bulaklak bilang pakikiisa sa pamilya. Sa bawat gabi ng burol, talagang umaapaw ang tahanan ng mga taong nagmimisa at nagsasabi ng panalangin para sa kaluluwa. Madalas ding may mga inuman na nangyayari kung saan ikinukwento ng mga lasing na kamag-anak ang mga alaala nilang kasama ang namatay. Ngunit ang pinakaaabang-abangan ng marami ay ang mga masasarap na pagkaing inihahain sa tuwing may lamay. Kada gabi ng burol, siguradong naghahanda ang pamilya ng napakaraming ulam at merienda para sa mga bisita. May lechon, panset, lumpia, espageti at iba't ibang mga kakanin. Para sa mga bata tulad ko noon, talagang napakasaya dahil parang piyesta ang dating ng lamay dahil sa dami ng masasarap na pagkain. Ngunit bukod sa pagkain, inaabang-abangan din ng marami ang mga sugalan na nangyayari sa labas ng bahay huwing may lamay. Ito ang oras kung saan nagsisipuntahan ng mga lalaking mahilig magpustahan para sa isang malakas na laro ng baraha o sungka. Malaking halaga ang madalas ilagay sa gitna ng mesa. Dahil maliit lang ang aming bayan, talagang magkakakilala ang mga naglalaro, kaya't hindi maiiwasan ang mga away at sigawan tuwing may nadadaya o natatalo. Madalas kong napapanood ang mga iyon mula sa malayo, habang hawak ang aking lalagyan ng pagkain. Napapasaya ako sa tuwing may nagmumurahan at naghahabulan dahil sa perang nawala o nadaya. Ngunit ang pinakamisteryoso sa lahat ng nangyayari tuwing lamay ay ang 2 magkahiwalay na lalagyan ng pera. Tulad ng nasabi ko na, may tinatawag kaming pera ng buhay at pera ng patay. Ang lalagyan ng pera ng buhay ay madalas ilagay malapit sa pamilya ng namatayan. Samantala, nakikita ko namang inilalagay ng ilang matatanda ang pera ng patay malapit sa kabaong o sa pintuan ng bahay. Noong una, akala ko ay para sa pamilya ang 2 klase ng perang iyon bilang tulong. Ngunit bakit kailangan pang paghiwalayin? At bakit may tinatawag na pera para sa patay?
Ang mga katanungan na ito ang pumapasok sa isip ko tuwing nakikita ko ang dalawang magkahiwalay na lalagyan ng pera. Dahil naging mahilig akong dumalo sa mga lamay, napapansin kong naging ugali na ito ng aming bayan. Tuwing may namamatayan, talagang sigurado kang makikita ang dalawang lalagyan ng pera. Isa para sa buhay ng pamilya at isa para sa kaluluwa marahil ng namatay. Isang karaniwang hapon, gaya ng dati, pumunta muna ang ama ko sa tindahan para bumili ng sigarilyo bago umuwi. Doon, habang hinihit-hit ang usok, bigla siyang napahawak sa kaliwang dibdib nang maramdaman ng sakit. Napatingin sa kanya ang mga nakakita pero sinabi lang niya na maayos lang siya. Pagkatapos ay iniwan na niya ang mga hindi pa naubos na sigarilyo at naglakad pa uwi. Ngunit pagkalayo ay bigla na lamang siyang napabagsak sa semento. Mabilis na tinawag ng mga tao ang ambulansya upang madala siya sa ospital. Ngunit nang dumating doon, idineklarang patay na ang aking ama. Nagdilim ang paningin ko nang malaman ito. Parang bumagsak ang langit sa balikat ko nang mawalan ng ama sa murang edad ko. Kinagabihan pa lamang ay inilipat na siya sa aming bahay kung saan magsisimula ang kanyang lamay. Tiningnan ko siya sa loob ng kabaong na mukhang natutulog lang. Napakakalmado ng kanyang muka na tila ba hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siyang buhay. Gaya ng tradisyon, dumagsa ang mga kamag-anak at kaibigan upang magbigay ng pakikiramay. At gaya rin ng dati, nakita kong inilapag ng aking ina ang dalawang lalagyan para sa pera ng buhay at pera ng patay. Ngunit ngayong namatayan na kami, lalo akong naguluhan kung para saan ba talaga itong dalawang magkahiwalay na pera. Habang nasa gitna ako ng kalungkutan, tinanong ko ang aking ina kung bakit kailangan pa itong paghiwalayin. Ngunit hindi niya ako sinagot. Sabi niya, hintayin ko na lamang matapos ang lamay ng aking ama upang malaman ko ang katotohanan. Kaya naman nung gabing ilibing na ang aking ama, hindi mapakali ang puso ko dahil sa pagnanais na malaman na ang dahilan sa likod ng kakaibang ugaling ito sa aming bayan. Pag-uwi galing libing, kaagad akong hinanap ng ina ko. Nang makita niya ako, mukhang handa na siyang ibunyag ang matagal ko ng misteryo. Umupo kami sa kanyang silid at doon niya hinarap ang dalawang lalagyan ng pera. Ang pera ng buhay at pera ng patay. Kinuha niya ang pera ng buhay at itinago sa kanyang damitan. Sabi niya, ito raw ay para sa pamilya ng namatayan. Bilang tulong sa mga gastusing dulot ng pagpanaw. Pagkatapos ay kinuha naman niya ang pera ng patay. Balot ito ng itim na tela na kasing dilim ng gabi. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at nanginginig na sinabing, samahan mo ako anak, ibibigay natin ito sa isang aswang. Napaawang ang aking bibig sa gulat nang marinig yon. Aswang? Bakit kailangan nating ibigay dito ang pera? Anong koneksyon nito sa pagpanaw ng aking ama? Ang mga tanong na ito ang pumasok sa isip ko ng gabing yon. Ngunit bakas sa mukha ng ina ko ang matinding takot at pangamba. Kahit na hindi ko maintindihan. Napagdesisyonan kong samahan siya dahil ayaw kong pabayaan siya sa oras na ito ng kalungkutan. Kaya naman hinawakan ko siya at sabay kaming nagtungo sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Naroon na hinihintay kami ng isang nilalang na waring mula sa panaginip, ngunit totoo pala. At doon ay muling lumitaw ang isang matandang alamat mula sa aming bayan.
nang malapit na kami sa pinakagitna ng gubat. Biglang sumalubong sa amin ang isang mabahong amoy na nagpapabaligtad sa sikmura ko. Napatingin ako sa paligid pero wala naman akong makitang anumang bagay na maaaring pinagmulan nito. Maya-maya pa, narinig ko ang isang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas ng mga puno. Dahan-dahan kong itinaas ang paningin ko at doon ko siya unang nakita. Ang nilalang na tila galing sa panaginip, ngunit totoo pala. Isang malaking paniki ang itsura nito, na may matatalas na pangil at matang nagniningning sa dilim. Nakabalot ito ng makapal na itim na balahibo na halos hindi makilala sa madilim na kalangitan. Ang dalawang pakpak nito sa likod ay nakakatakot tingnan dahil sa pagkamaugat at tila mamasa-masak. Nang makalapit ito, tsaka ako napag-alaman na nagmumula sa mga pakpak nito ang napaka-sangsang na amoy na aming naaamoy kanina pa. Lumapag ito sa lupa at dahan-dahang naglakad patungo sa amin, habang nakatitig sa perang hawak ng aking ina. Kinakabahan man, hindi sumuko ang aking ina. Lumapit siya nang may takot at nanginginig na iniabot ang perang balot ng itim na tela, na kung tawagin ay pera ng patay. Buong tapang niya itong iniabot. Mabilis naman ding inabot ng nilalang ang pera gamit ang kanyang malalaking pangil. Pagkatapos ay muling bumaligtad ito at umalon paikot sa ere bago tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Nang mawala na ito, tsaka lang humagulgol ang aking ina. Niyakap ko siya ng mahigpit habang patuloy kaming nanginginig sa takot. Pagkalipas ng ilang sandali, tiningnan niya ako at nagsalita. Anak, panahon na para malaman mo ang totoong dahilan kung bakit natin ginagawa ito. At sa wakas, sa gabing yon, ay ikinuwento niya sa akin ang matandang alamat ng aming bayan tungkol sa isang mapanlamang at mabagsik na nilalang, ang aswang. Ayon sa kwento ng aking ina, noon pang unang panahon ay naninirahan na ang aswang sa aming bayan. Madalas nitong inaatake ang mga tao at hayop sa gubat, kaya lagi itong kinatatakutan ng lahat. Ngunit ang pinaka-iinteresan nito ay ang mga kabaong sa sementeryo. Palagi nitong kinukuha ang mga bagong libing na patay upang salantayin ang laman nito. Dahil dito, nagdesisyon ang mga ninuno namin na patayin ang nilalang. Ngunit mahirap itong mahanap at matukoy kung sino o saan nakatira. Kaya sa halip, napagdesisyonan nilang bigyan ito ng alok, pera, kapalit ng katahimikan nito. At simula noon, naging ugali na sa aming bayan na maglaan ng perang ibibigay sa nilalang bilang suhol upang wag na nitong kunin ng mga patay. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit may perang nilalaan para sa patay. Ito pala ay upang mapigilan ng aswang sa paghahasik ng lagim sa aming bayan. Ngunit ang tanong ko ngayon ay ano nga ba talaga ang mga nilalang na ito at bakit kailangan pa nating suhulan ng mga ito? Ayon sa kanya, sa aking ina, hindi naman daw sa lahat ng oras ay nasa anyo ng aswang ang mga nilalang na ito. Katulad ng karaniwang tao, umuuwi din daw sila sa kanilang pamamahay at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, mayroon din silang normal na buhay kapag umaga at maliwanag pa. Ngunit kapag madilim na, nagbabago ang kanilang anyo upang makapanghalughog ng pagkain sa gubat. Doon nagiging mabagsik sila at nagbabanta sa sino mang makasalubong. Bagamat masama ang kanilang ginagawa, mahirap pa rin silang patayin
dahil sa kanilang kapangyarihan at kaalaman sa mga Mahika. Kaya ang naging desisyon ng aming mga ninuno ay pagbigyan na lamang sila sa pamamagitan ng alok na pera. Sa ganitong paraan, napapanatili ang katahimikan sa bayan dahil hindi na nila kinukuha ang mga kabaong sa sementeryo. Bukod dito, nagagamit din nila ang perang natatanggap para sa kanilang pangangailangan. Ngunit bakit pera? Hindi ba pwedeng pagkain o anumang bagay na maaaring magustuhan ng mga nilalang? Ayon pa ulit sa aking ina, gustong gusto raw ng mga aswang salapi dahil ito ang ginagamit nila upang makabili ng mga bagay na kailangan nila sa araw-araw. Halimbawa, gagamitin nila ito upang makabili ng pagkain para sa kanilang pamilya o di kaya ay panibagong kasuotan kapag nagbabalik sila sa anyong tao. Kaya kahit hindi man gustuhin ng mga tao, kailangan pa rin bigyan sila ng pera upang mapanatili ang katahimikan sa bayan. Ito na ang nakagawian ng lahat simula pa noong unang panahon at hindi na nabago hanggang ngayon. Ngunit sa kabila nito, hindi ko mapigilang magtanong, paano kung isang araw ay tumigil na kami sa pagbibigay ng suhol sa kanila? Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Nangangamba ako pero gusto kong subukan upang malaman kung talagang kailangan ba nilang suhulan pa. Sapat na ba ang respeto at pagkakaunawaan upang maayos na mamuhay ang lahat? Sa paglipas ng maraming taon, naisip kong subukang hindi magbigay ng pera at tingnan kung ano ang magiging reaksyon nila. Nangyari naman ito noong panahon ng aking pagbibinata. 19 gulang ako noon at nasa kolehiyo. Mas matapang na ang loob ko noon kaysa nung bata pa ako, kaya naisip kong subukang suwayin ang ugaling ibinibigay ang pera sa mga aswang. Nang mamatay ang isa sa aming kapitbahay, pumunta ako sa burol nila gaya ng dati. At gaya ng inaasahan, nakita ko na naman ang 2 lalagyan ng pera para sa buhay at para sa patay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na idinagdag ang pera ko sa lalagyan para sa patay. Bagkos, lahat ng naipon kong baon ay idinagdag ko sa lalagyan para sa buhay bilang tulong sa pamilya ng namatayan. Kinagabihan, tahimik akong lumabas ng bahay nang hindi nalalaman ng aking magulang. Nagtungo ako sa madilim na bahagi ng gubat kung saan madalas na nagpapakita ang mga aswang. Doon sa ilalim ng buwan, hinihintay ko ang anumang magiging reaksyon nila. Halos 1 akong naghintay, ngunit walang anumang nangyari. Walang masangsang na amoy at walang tunog ng pakpak ng nilalang. Tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga daga ang naririnig ko. Kinabukasan, bumalik ako sa burol at walang anumang nawawala o nagbago. Walang nasira o nawasak. Tahimik lang na ipinagpapatuloy ang burol. Kinausap ko ang ilang kamag-anak at sabi nila na maayos naman daw ang lahat. Kaya nang maisagawa ang libing ng aking kapitbahay, wala pa rin anumang kakaibang nangyari. Payapa lang na inilibing ang kanyang kabaong at walang umangal o nagreklamo. Mula noon, unti-unti ko nang hindi binibigyan ng pera ang mga aswang tuwing may lamay. At sa tuwing ginagawa ko ito, wala namang anumang nangyayaring kakaiba. Patuloy lang ang buhay namin ng normal at payapa. Kaya napagtanto ko na siguro nga ay panahon na para itigil na ang ugaling ito. Sapat na marahil ang respeto at pagkakaunawaan para sa maayos na pamumuhay. Hindi na kailangan takutin ang isa't isa para lang magbigay ng pera. Ngunit paano nga ba ito makikita ng iba kong mga kababayan? Hanggang sa marinig ko ang kwento ni Mang Berto, isang matandang magsasaka sa amin.
Isang umaga, nakasalubong ko si Mang Berto habang papunta ako sa palengke. Pagkatapos magbatian, nagkwentuhan kami tungkol sa kamakailang pagpanaw ng kanyang biyanan. Nalungkot nga kami nang mawala ang biyanan ko. Mabait na tao siya at madalas tumulong sa amin sa bukid. Sabi ni Mang Berto, tinanong ko siya kung maayos naman ang burol at libing ng kanyang biyanan. Tumango siya at sinabing wala naman silang problema. Ngunit bigla niyang napansin na wala yatang perang inilaan para sa patay ng gabing yon. Hindi kami nakapaghanda ng pera para sa patay. Napako kasi kami sa paghahanda kaya nakalimutan ang bagay na yon. Sabi pa niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at mahinaong sinabi. Mang Berto, hindi na siguro kailangan ng pera para sa patay. Mas mabuting ilaan na lang natin ang pera para tulong sa pamilya ng namatayan. Lumaki ang mga mata ni Mang Berto nang marinig niya ang sinabi ko. Anak, delikado yan. Paano kung magalit ang mga aswang dahil wala kaming binigay na pera? Pakaguluhin nila ang libing o sirain ang puntod ng biyanan ko. Ngumiti ako at ipinaliwanag sa kanya na ilang beses ko nang sinubukang hindi magbigay ng pera. Pero wala namang masamang nangyari. Maayos ang lahat, kaya siguro ay panahon na para itigil na ang ganitong gawi. Sa una ay nag-alinlangan siyang paniwalaan ako. Ngunit nang ipaliwanag ko ng maigi, tila napukaw ang kanyang interes. Talaga bang walang nangyari? Kahit hindi kayo nagbigay, hindi naman sila nagalit? Tanong muli ni Mang Berto. Wala po. Tahimik lang po. Tugon ko. Kung gayon eh siguro nga ay panahon na para itigil na ang ganitong ugali. Sabi ni Mang Berto. Salamat at binuksan mo ang isipan ko. Nagpaalam kami sa isa't isa nang may pag-asa at panibagong pangunawa. Masaya ako dahil unti-unti ko nang nababago ang pananaw ng iba tungkol dito. Sa simula ay nag-aalinlangan pa ang ilan at natatakot na baka magalit ang mga aswang. Ngunit nang ipaliwanag ko na walang masamang mangyayari kahit hindi sila magbigay ng pera, unti-unti na ring napukaw ang kanilang interes. Dahan-dahan ko ring nakukumbinsi ang aking ina, mga kapatid at iba pang kamag-anak. Sa tuwing may burol, hindi na nila idinadagdag ang kanilang abuloy sa lalagyan para sa patay. Sa halip, ibinubuhos na lamang nila ito sa lalagyan para sa buhay ng pamilya bilang tulong. Ang gawi kong ito ay mabilis din kumalat sa buong bayan. Nang mamatay ang punong barangay, halos wala nang naglagay ng pera sa lalagyan para sa patay, maliban sa iilang matatandang mahirap ng baguhin ang ugali. Pero karamihan sa amin ay nag-abot na lamang ng tulong sa pamilya ng namayapa. Nang maisagawa ang libing ng maayos at payapa, doon na kumalat ng tuluyan ang bagong kaalaman na hindi na kailangan pang suhulan pa ang mga aswang. Nagkaroon ng malaking pulong ang barangay kung saan binigyang diin na itigil na ang lumang gawi dahil hindi naman ito nakabubuti sa komunidad. Simula noon, tuluyan ang nawala ang ugaling magbukod ng pera para sa patay tuwing may namamatayan. Sa halip, ang lahat ng abuloy ay ibinibigay na sa pamilya bilang tulong sa kanila. Nagkaroon ng dagdag na pondo para sa libing at iba pang mga pangangailangan ng namatayan. Ang pagbabagong ito sa aming nakaugalian ay tunay ngang nakapagdulot ng mabuting epekto sa buong bayan. Nagkaroon ng dagdag sa pagkakaisa at pagtutulungan at lalong naging maayos ang samahan namin nang mawala na ang pananakot sa isa't isa tungkol sa mga aswang. Ngayon ay masasabi kong tahimik at mapayapa na ang buhay naming lahat. Wala nang takot o pangamba sa mga nilalang
na hindi naman talaga namumuhay kasama namin araw-araw. Natuto kaming magbigayan at umunawa ng walang kinatatakutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nagustuhan po ninyo at nadala ang aral mula rito. Hanggang sa muli. Isang mapagpalang araw po sa lahat at sa iyo po, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico. Isang binatilyo mula sa Bulacan na ngayon nasa edad na 18 taon. Kasalukuyang nagbakasyon at umuwi kami ng pamilya ko sa amin sa Camarines Sur upang ipagdiwang ang Pasko at bagong taon kasama ang mga kamag-anak. Dito ako lumaki sa bayang ito hanggang 16 na taon bago kami lumipat ng tuluyan patungo sa Bulacan. Ngunit sa tuwing umuuwi kami rito, naaalala ko ang aking mga kabataan at mga palaruan kasama ang aking mga pinsan. Kabilang sa mga ito si Nakaloy na nakatatanda sa akin ng 1 taon at si Mark na kasing edad ko lamang. Tuwing Pasko, parang reunion din namin itong pagdiriwang dahil nagkita-kita muli ang buong angkan. Ito ang lagi kong inaabangan tuwing paparating na ang Hulyo dahil malapit nang dumating ang aming bakasyon palabas ng paaralan at paghahanda para sa pagbabalik sa probinsya. Ngunit ngayong taon na ito ay may naganap na hindi inaasahan at muntik nang magdulot ng panganib sa akin at sa mga pinsan kong si Nakaloy at Mark. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring iyon na nagbigay aral sa amin. Isang araw noon, habang nasa isang lamay ng kamag-anak, nag-aya si Kaloy na pumunta raw kami sa bayan. May babae kasi siyang nakilala sa pamamagitan ng text na nagngangalang Abby at inimbitahan siyang sumama sa isang handaan sa kanila. Kagad namang pumayag si Kaloy kahit hindi pa sila gaanong magkakilala. Si Mark at ako ay walang magawa kung hindi ang sumunod. Hindi kasi kami gaanong pamilyar sa lugar ng babae na iyon. Samantala, may kakaibang pakiramdam naman ako tungkol sa babae at sa imbitasyon niya. Subalit napilitan akong sumama para hindi maiwan sina Mark at Kaloy. Hinintay namin si Ami sa waiting shed malapit sa simbahan kung saan kami magkikita. Pagdating ni Ami, kasama ang kanyang kaibigan na si Judy, agad kaming nagpakilala at sumakay sa sasakyan. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga ngiting iginuhit sa mga mukha nila habang tinuturo nila ang direksyon patungo sa kanilang tahanan. Matagal ding oras ang aming ginugol sa paglalakbay, tila ba walang katapusan ng mga daan na aming tinatahak. Puro mga damuhan at puno ng niyog ang nakikita sa magkabilang gilid. May ilang bahay din kaming nakikita sa paglalakad, subalit karamihan sa mga ito ay pawang mga payak na gawa sa kawayan o kahoy. Paglipas ng ilang sandali, halos kalahating oras ng paglalakbay nang marating namin ang aming paroroonan. Isang malaking bahay na yari sa kahoy ang tumambad sa amin. Gawa ito sa matitibay na kahoy na halatang matagal nang nakatayo. Sa labas pa lamang, makikita ang pagkakaiba nito sa mga nadaanan naming bahay kanina. Pagpasok namin sa loob, ay sinalubong kami ng mga nakangiting mga magulang ni Ami. Maayos naman silang kausap at mukhang mababait. Nagmano kami ng pagkapasok namin sa tahanan nila at inanyayahan nila kaming umupo. Doon ko napagtantong wala palang ibang gamit sa loob kundi ang mga lamesa at upuan. Bukod dito ay mayroon din pala silang iba pang bisita na naroroon na. Nang makaupo na kami, ay tsaka ko lang napansin ang matatalim na tingin sa amin ng ibang bisita. Mukhang naiiskandalo sila sa aming presensya. May bulungan ding naririnig
na tila ba'y nagtataka sa aming pagdating. Ito ang nagtulak sa akin upang kausapin si Nakaloy at Mark. Tinanong ko sila kung hindi ba nila nais umalis na lamang dahil wala naman kaming mapapala sa pagpunta rito maliban sa panganib. Ngunit tinutulan ako ni Kaloy. Sabi niya, sayang naman daw kapag uuwi kami na hindi man lang nakakapag-enjoy. Nang makita niya ang seryosong mukha ko, eh tsaka niya tinanong kung ano ang problema. Ngunit bago pa ako makapagsalita, napilitan akong lumabas upang maglabas ng sama ng loob. Matapos mag-iwan ng babala kay Kaloy at Mark, mabilis akong nagtungo palabas para makapaglabas ng sama ng loob. At sa labas, nakatanaw ako ng isang malaking punong kahoy sa tabi ng bahay nila Ami. At doon ko napiling dumiretso upang magbawas. Ngunit habang ako'y nakaupo roon, biglang nakarinig ako ng mga kakaibang tunog. Mga mahihinang ungol na parang mula sa malayong lugar. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, tinungo ko pa rin ang pinanggagalingan ng mga tunog sa likod ng kanilang bahay. Doon sa isang sulok, nakatago sa likod ng puno, nakita kong nakaupo ang tatay ni Ami. May hawak itong manok na tila bagong katay at kinakain sa paraang hindi ko inaasahang makita. Naroon din ang kanyang asawa na kumakagat ng isang pirasong laman mula sa manok. Sa unang pagkakataon, inakala kong baka ito lang ang kanilang kultura sa pagkain bilang mga probinsyano. Ngunit ang mas nakakagulat pa, biglang nilapitan ng tatay ni Ami ang manok at saka hinigop ang buong laman nito kasabay ng dugo. Parang isang mabangis na hayop na matagal nang nagugutom. Napatigil ako sa aking kinatatayuan dahil sa takot. Hindi ko alam ang gagawin. Sa gitna ng aking pangangatal, naipit ko ang aking paa sa isang batong nakaharang sa daan. Dahil doon ay napasigaw ako at agad na napalingon sa akin ang mag-asawang nasa tabi ng puno. Namulagat ang mga mata ng tatay ni Ami at tumingin sa akin. Nakita kong kumukulo ang dugo nito sa mga mata habang nakatingin ito sa akin. Pati ang kanyang mga ngipin at kuko ay naging mahaba at matutulis. Halatang handang pumatay ng tao. Sa paraang pagmamadali, iniwan ko ang eksena at muling pumasok sa loob ng bahay. Tila isang multong kakatwa ang takbo ko pabalik sa kinauupuan ni Nakaloy at Mark. Nang makarating ako roon, agad silang napansin ang takot sa aking muka. Hindi ko na pinatagal pa at agad na tinawag sila para umalis na. Walang pasubaling hinila ko sila palabas. Hindi sila nakapagsalita at napilitang sumunod na lamang. Mula sa aking muka ay halatang may nagaganap na hindi maganda. Maingay ang mga yapak ng aming mga paa habang nagmamadaling kumakawala sa bahay. Hindi ko na pinansin kung ano man ang sinasabi at tinatanong ng dalawa habang tumatakbo kaming palabas. Ang tanging nasa isip ko noon ay ang makalayo sa lugar at mahanap ang kaligtasan. Paulit-ulit sa aking utak ang mga imahe ng nakita kong aswang na anyo ng ama ni Ami. Dahil dito, lumaki ang takot at pangamba sa aking puso na baka habulin kami nito. Patuloy lang kami naghahabol ng hininga hanggang sa mapadpad at nakalabas na sa damuhan. Doon kami unang tumikil. Sumandal ako sa isang puno para makahinga ng sandali. Maya-maya rin ay tsaka nila inulit ang kanilang mga tanong at ikinuwento ko sa kanila ang sinapit kong pangyayari kanina lang sa likod ng bahay. Simula sa mga narinig kong ungol hanggang sa makita kong pagkain sa lahat ng lamang loob at dugo ng manok. Animoy mabangis na hayop na matagal nang nagugutom. Agad silang nagulat sa nalaman at hindi makapaniwala
na ang maamo nilang inaakala ay isang tunay na aswang pala. Nasampal kami ng katotohanan. Bumalik na ngayon sa panahon ng masasama. Lalong naramdaman ni Kaloy ang pagsisisi dahil hindi niya ako agad pinakinggan kanina. Pagkatapos naming makapagpahinga, ay kaagad na nagpatuloy kami ng landas pabalik sa bayan. Gusto naming makauwi at malayo sa mga panganib. Sa paglalakad namin, ay doon ko naisip na ito na ang una at huling beses na sasama kami sa sino mang hindi namin gaanong kilala. Pagka-uwi namin, dali-daling ikinuwento ko sa aking lola ang naranasan ko kanina. Naikwento ko sa kanya ang tungkol kina Ami at kung paano kami naimbitahan nito sa kanilang handaan. Sinabi ko rin lahat sa kanya ang nakita kong ginagawang pagkain ng ama ni Ami at ang kanyang ina sa manok na hawak nila, pati ang klase kung paano nila ito kainin. Nasabi ko rin sa kanya ang tungkol sa mga itsura at nakakatakot na anyo ng mga ito. Dahil doon, nabahala ang aking lola sa kwento ko. Pinagalitan niya kami dahil sumama kami sa mga hindi kilala at nagpaalala siya na delikado talaga ang gayong gawain, lalong-lalo na sa probinsya. Mas lalong natakot ako nang sabihin niyang malamang ay naiisip na rin nila na kaming mga bagong dating ang isunod nilang pagtuunan ng pansin. Buti na lamang daw at nakatakas kami bago pa man nangyari ang mas masahol. Kung nakakain at nakainom kami roon, malamang hindi na kami nakalabas ng buhay. Marahil ay nalason na kami o napatulog para madaling mautakan. Sa mga sandaling iyon, talagang naisip kong muntik na kaming malagot. Simula nun, natutunan ko ang paalala ng aking lola. Huwag basta magtiwala o sumama kung saan-saan, kung hindi ka sigurado. Tiyakin muna ang kaligtasan. Importante ring mag-ingat, lalo sa hindi pamilyar na lugar. Mas mainam nang manatili na lamang sa bahay kung walang tiyak na pupuntahan. Ito ang aming natutunan nila Kaloy at Mark. Mula noon, hindi na kami pumupunta sa alinmang imbitasyon, maliban na lamang kung siguradong kilala namin ang mag-aanyaya. Higit sa lahat, natutunan din naming maging mapagmatsyag at huwag maging masyadong magtiwala sa mga taong kakikilala lamang kamakailan. Sapat na ang aming natutunan upang hindi na maulit ang pangyayaring iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.